Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesu-Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mangmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesu-Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapaaran ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ayan muling magtipon, awitan ang Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa panahon tayo'y nalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon sa piling sari niya sa akin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang Panginoon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihigante. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." Napakabigat namang parusa ito. Sabi ni Cain sa Panginoon, "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakikita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. Parurusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay kay Cain. At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman
na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod tayo pong lahat. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing, sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita sa Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. Tanong po, gaano po ang nawawala o ang iginugugol ninyong energy sa mga taong pilit na inahanapan ka ng kamalian? O sabihin natin, yung mga taong gusto lang makipagtalo sa iyo, gaano yung nawawala sa iyo? Ano ba walang? Kapag may nag-post sa social media, gaano katagal yung inaaksaya mong panahon sa pakikipagsagutan sa comment section? Para bang worth it ba napansinin mo ang mga yan? Eh bakit nyo pinapatulan? Ito, patola kayo eh. Diba? Mga patola yung tawag doon. Kasi sa Ebanghelyo, sabi dito,
may mga dumating na mga Pariseo nakipagtalo kay Jesus. Pero sadyang kahit anong sabihin ni Jesus, siguro no, nung panahong yun, hindi talaga sila makumbi-kumbinsi. Kasi nga, sarado na ang utak, sarado na ang isipan nila. Kaya minsan yan yung aalamin nyo, ito bang taong ito kapag kinausap ko, maliliwanagan? O ang taong to paulit-ulit lang? Kasi kung paulit-ulit lang, huwag mo na kausapin. Ano ka rin eh? No? Wanten ka rin eh. Diba? Pag ganun, pag may message at hindi natatapos, huwag mo nang sagutin. Sayang yung oras. Sayang yung load. Papadata-data ka pa para lang makipagsagutan dyan. Kaya ang ginawa ni Jesus, iniwan niya. Ay, sayang. Sayang ang oras ko dito. Hindi mo kinakailangan ipilit na makumbinsi mo ang mga tao para magustuhan ka. Kasi sadyang may mga taong sarado ang isip dahil, o pwede natin makita sa konteksto ng ating unang pagbasa, bakit pinatay ni Cain si Abel? Ha? Nainggit. Kasi nga, mas naging maganda yung inihandog ni Cain o ni Abel. Diba? Yung pinakamaganda, pinakamatabang hayop no, na kanyang pinapastol. Eh yung inialay niya, yung bunga ng kanyang pagsasaka na parang hindi nagustuhan ng Diyos. O sabihin natin, hindi masyadong kinagiliwan ng Diyos yung alay. Baka kasi pwede pa siyang may maihandog na higit pa doon pero hindi siya nag-effort. Basta may maihandog lang. O ano nangyari? Mas nag-focus doon sa kung ano ang ibinigay kay Cain o kung ano ibinigay kay Abel o kung ano ang ginawa ng Diyos kay Abel kaysa yung sa kanya. Pero yun yung umabot sa pagpatay dahil lamang nainggit. So ngayon, aabot pa ba tayo doon? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang inggitera. No? Pero tingnan nyo rin, no? baka dahil sa inggit o hindi mo lang talaga maamin na naiinggit ka o nagsiselos ka dahil parang pakiramdam mo mas magaling sila, mas mahusay sila, bakit hindi mo pagtuunan ng pansin yung sarili mo? Bakit hindi ka magpaganda ng sarili mo? No? Naiinggit ka sa ganda ng iba, naiinggit ka sa kaseksihan ng iba, bakit hindi ka mag-exercise? Bakit hindi ka magpaganda ng sarili mo? Tingin ka ng tingin sa iba, pumapangit ka tuloy. Sa mga opisina, bakit hindi mo pagtuunan ng pansin yung trabaho mo, pagbutihin mo, hindi yung kapag may napropromote, naiinggit ka, nagagalit ka sa taong napropromote at kung ano-ano ang mga sinasabi natin. Minsan kahit sa loob ng pamilya, sa magkakapatid, pag umiiral ang ganitong pag-iisip, wala talagang mangyayari. Hindi mo ikakasaya ito. Bukas, no, Valentine's Day, magsiselfie ka na naman, maiinggit ka na naman sa mga may kadate. Kailangan mo bang mainggit? No? Kailangan mo bang maasar dun sa pag may nagpost na may nagbigay ng bulaklak, o ano, may malang. Kaya, tingnan natin, no? Ano ang ginawa ni Jesus? Kung talagang ayaw nilang maniwala, kahit anong ipakita pang mga ebidensya o mga palatandaan, ibuntong hininga mo na lang kasi wala talaga. Wala kang magagawa dyan. Umalis ka na lang dyan. Ako, minsan pag may nagme-message sa akin at paulit-ulit, ay wala, dead ma. Sayang eh. Ano? Kahit na mo, eh, hindi ka magiging masaya-saya kasi nagpo-focus ka dun sa mga taong ayaw sa iyo.
ano? Uy. Pero sana po, no? Ito yung mas hilingin natin sa Diyos din, no? Na grasya, na tayo po ay talagang makapagtuon, i-develop natin kung anong meron tayo, pag-usayan natin kung anong binigay ng Diyos sa atin, pagyamanin natin, at lalo tigit, maging masaya ka kung nagtatagumpay ang iba. So, ang sekreto, kung sakaling hindi ka nagiging masaya, hindi ka natutuwa, malamang may inggit dyan sa puso mo. Amen? Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob sa Kanya nang may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at tinangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang makapagkaloob. Mamahaling iyas ni ginto nilukob, ang tanging galangin, no Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko naway gamitin, ito lamang Ama, wala na. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganapin paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng lwalhati ang langit at lupa. O sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin pag-igadya sa lahat ng masama. Kayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin na mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang panuksa ng virus, at para sa biyaya ng likas ng immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinakaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso at pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po yung mga lumang palaspas na ginamit natin noong nakalipas na taon, ay pwede nyo na pong dalhin sa simbahan o yung mga kapitbahay nyo po, pwede nyo pong pakihingi yung inyong mga natuyo ng mga palaspas. Ito ay susunugin natin sa February 21 bilang paghahanda sa Ash Wednesday sa February 21. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Sa panahong tigang lupa.
sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at karuan, sa panahon ng kapayapaan, umayong natin mayag kanyang pagkalinga at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan.